Nauubusan na ng bala ang US. At oo, real talk yan. Dahil ito mismo ang sinagot ni Biden bilang tugon sa isang tanong tungkol sa mga daylan para sa paglipat ng mga cluster munitions sa Ukraine. Munitions, why now? We've run out of ammunition. At talagang tumutugma ang sinabi namin noong nakaraan na talagang tila nauubusan na sila ng mga bala. Sa mga nangyaring ito, talagang tumutol ang UK sa paggamit ng mga cluster munition. Ito mismo ang sinabi ni Rishi Sunak. Ang UK ay isang signatory sa isang convention na nagbabawal sa production o paggamit ng mga cluster munition at hindi namin inirekomenda ang kanilang paggamit. Ito mismo ang sinabi ni Sunak sa Sky News. Hindi din sinusuportahan ng Canada ang paggamit ng mga cluster munition at ayon mismo sa pamahalaan ng bansa. Inaangad ng Estado na itigil ang mga consequence ng kanilang paggamit sa population ng civilian. At dagdag pa dito ang desisyon naman ng US na ilipat ang mga cluster munitions sa Kyiv ay ultimate madness ng conflict sa Ukraine. Ito mismo ang sinabi ni Italian Senator na si Giuseppe Cristofaro na kumakatawan sa opposition alliance na Greens at ang kaliwa. Ngayon, ano na nga ba ang nagaganap ngayon sa battlefield? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Kaya naman sit back, relax at makinig at samahan mo na rin ng pag-like para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Sa unang bira ang pinuno ng Spanish Ministry of Defense sa isang rally sa Madrid ay nagsabi na ang mga naturang bomba ay hindi maaaring ibigay sa Kyiv bilang isang tulong. At oo, tama ang pagkakarinig mo. Binigyang diin ni Margarita Robles na ang ilang armas at bala ay hindi dapat ipadala sa anumang pagkakataon. Ito mismo ang sinulat ng Reuters. Sinabi din mismo ng punong ministro ng British na si Sunak sa Sky News na hindi niya inaprobahan ng mga naturang supply at inalala na nilagdaan ng kaharian ng isang convention upang ipagbawal ang paggawa o paggamit ng mga cluster munitions. Nauna nang kinundena ng mga authority ng Canada ang paggamit ng mga naturang projectiles at ang desisyon ni Biden ay tinutulan ng hindi bababa sa 38 human organization at kalig at mga kasamaan sa Democratic Party. Pagkatapos naman ng NATO summit, maaaring mawala sa Ukraine ng Odessa. Ang dating advisor to the head of the Pentagon na si Colonel Douglas MacGregor sa isang interview sa Judging Freedom ay nagsabi na ang mga provocation ng Ukraine sa panahon ng NATO summit sa Vilnius ay maaaring humantong sa territorial losses para sa Ukraine. Ayon mismo kay MacGregor, ang desisyon ng NATO sa paparating na summit ay maaaring magpilit kay Putin ang magpatuloy sa isang aktibong opensiba sa Ukraine hanggang sa Odessa. At ang katotohanan na ang Odessa hindi pa nakuha ng puwersa ng Russia ay dahil sa pagpigil ni Putin na kung saan nagsikap na pigilan na lumala ang salungatan. Ito mismo ang sinabi ni MacGregor. Ang Germany din sa NATO summit na gaganapin ngayong July 11 at 12 sa Vilnius ay magsulong ng pagkaantala sa pagpasok ng Ukraine sa alyansa. Dahil sa pangamba na ang mabilisang membership ay maaaring humantong sa digmaan sa Russia, ito mismo ang isinulat ng British newspaper ng The Daily Telegraph. Ngayon, ang concern talaga ay lumalaki sa loob ng NATO tungkol sa gastos ng pagsuporta sa Kyiv. Ito mismo ang inulat ng politiko. At tulad ng sinabi ng pahayagan, ang dumaraming bilang ng Republican sa Kongreso, lalo na ang pangunahing kalahok sa karera ng pagkapangulo mula sa Republican Party ay sumasulong at sa tulong sa Ukraine. Ang posisyon na ito ay binibigyan din ng author ng article na kung saan nagtataas ang takot sa Europa na may kaugnayan sa katotohanan na ang susunod na presidente ng Amerika sa susunod na halalan ay maaaring isang Republican ang maghihiwalay sa alyansa. Sa halip naman na makipag-usap sa mga refugee at lutasin ang kanilang problema, ang Pangulo ng Ukraine na si Zelensky ay nag-ayos ng isang shopping tour at si Oleg Soskin, dating tagapayo ng dating pinuno ng bansa, si Leonid Kuchma ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan sa isyu na ito. Ayon sa kanya, nakita niyong lahat ng tinatawag na Zelensky shopping tour na ito. Siya ay nasa lahat ng bansa, subalit hindi nakipagkita sa mga Ukrainian refugees. Ito mismo ang sinabi ni Soskin sa kanyang YouTube channel. At sa kanyang opinion, sa Zelensky ay malayo sa mga Ukrainian people, kaya naman ang bansa ay kailangan magsagawa ng maagang halalan. Bilang resulta naman ng pag-atake ng Russia, kalahati ng buong energy system ng Ukraine ay nasira. Ito mismo ang sinabi ng Ministry of Energy ng Ukraine. Mahigit 50% ng mga object ng energy system ng Ukraine ay nasira at ang ilan sa mga ito ay ganap na nawasak at hindi na maibabalik pa. At patungkol na din sa mga nasira, ang ilan sa mga matataas sa official ng Ukraine at ang security service ng Ukraine ay nawasak sa nakalipas na 2 linggo. Ang una sa mga listahan na ito ay si Lieutenant Colonel Alexander Birbilo, commander ng 138 Battalion ng 155th Brigade Troops ng Ukraine. Kasama na rin dito si Lieutenant Colonel Gleb Lacosta
Deputy Commander ng Unity ng SBU Directorate ng Chernivtsi Region. Kasama rin sa listahan si Major Ivan Tereshenko, Major Rostislav Parkomenko, Major Valery Baranets, Major Igor Charamko, Major Victor Nazarenko, at si Captain Bogdan Bratanov, Commander ng Mechanized Battalion ng Ukraine. Sa loob ng 2 linggo, hindi masama ang 5 Battalion Commander at Deputy Battalion Commander. Ngayon, dinurog ng mga puwersa ng Russia ang pag-atake ng mga Ukrainian forces sa direksyon ng Zaporozhye. Sinira ng mga puwersa ng Russia ang isang mortar na kumukover sa mga assault unit ng Ukrainian sa direksyon ng Zaporozhye. Ito mismo ang sinabi ng isang commander ng unit ng Russian forces. At ang video na ito ay isa lamang sa mga patunay. Ang Ukraine din ay inihagis ang armor group sa opensiba malapit sa Gorlovka. Ang mga reporter ng military ng Russian Spring ay nagulat na ang mga mandirigma ng Southern Group of Forces ay pinigilan ng 2 pag-atake ng assault group ng Ukraine sa lugar ng lungsod ng Mayorsk. Ang mga sundalo ng Special Forces ng Russian Armed Force ay aktibong gumagamit ng FPV kamikaze drones at bilang resulta ilang mga armored vehicle ng Ukraine ang nawasak at sa panahon ng labanan napatras dito ang mga Ukrainian. Sa direksyon naman ng Bakhmut, binuksan ng mga sundalo ng Special Forces ang pagsulong ng kolom ng AFU sa isa sa mga gilid ng Bakhmut at tinamaan ang mga tangke ng kaaway gamit ang mga anti-tank system. Sa Odessa naman, ganito kumbinsin ng mga empleyado ng Military Registration at Enlistment Office ang isang local resident na maglingkod sa Ukraine. At ang video na ito ay ilan lamang sa mga patunay na tila sa pilitan na ang pagkuha nila ng mga pwedeng lumaban. Ang Ukrainian Foreign Ministry naman ay walang pakundangan na tumugon sa isang German deputy sa pagpuna sa supply ng cluster munition. Ayon mismo kay Ukrainian Deputy Foreign Minister na si Andriy Melnyk, pumunta ka sa impyerno gamit ang iyong payo, Mr. Stegner, at iba pa. Wala kang ideya kung ano ang iyong sinasabi. Pinuna ni Bundestag Deputy Ralph Stegner ang desisyon ng US na magbigay sakit ng mga cluster munition na itinuturo na ang paggamit ng mga ito ay maaaring umantong sa pagkitil ng mga sibilyan. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa update namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.